Viewer discretion is advised. Dito sa video na inyong nakikita ay may isang Brazilian na babae. Katabi niya ang kanyang asawa. Dito, kita pa ang mga sariwang pasa niya sa kanyang muka. Umiiyak, nagsusumamo at humihingi ng katarungan para sa kanyang nakakatakot na karanasan. Ano kaya ang nangyari? Ang kaso natin ngayon ay nangyari noong March 1, 2024. Ito'y sa India. May isang biker na babae ang naglalakbay kasama ang kanyang asawa. Pumunta sila dito para mag-aliw-aliw at kasama sa kanilang aktibidad ay ang mag-camping. Ngunit nakita sila ng ilang lalaki at sinundan sila patungo sa kagubatan. At dito na nga nagsimula ang kanilang bangungot. Si Fernanda, 28 years old, kasama ang kanyang asawa na si Vicente, 63 years old, ay nagbo-motorbike. Nagvo-vlog din sila tungkol sa kanilang mga karanasan at napupuntahan gamit ang kanilang bike. Ang vlogger ay may mahigit na 700,000 na mga followers sa kanyang Instagram account na fernanda.forever. Ang mag-asawa ay naglakbay sa 63 na bansa at nilakbay ang mahigit na 153,000 kilometer. Masaya sila sa kanilang ginagawa. Ngunit isang araw sinundan sila ng mga lalaki at ginawa na nga ang mga bagay na hindi nila inaasahan. Si Fernanda at Vicente ay patungo sa Nepal noong sila'y huminto dahil sa madilim na ang paligid. Ito'y sa bayan ng Kurmahat sa distrito ng Dumka sa estado ng Jharkhand. Napagod sila kaya't nagpasya silang huminto bago magpatuloy sa paglalakbay. Nagpapahinga sila sa loob ng ginawa nilang tent sa isang liblib na lugar. Ngunit bandang 7 PM, ay bigla na lang may lumapit na walong lalaki. Ang mag-asawa ay pinwersa na bumangon. Pagkatapos binantaan sila na merong armas ang mga ito. Sinaktan ng mga pusakal si Vicente at itinali ang kanyang mga paa at kamay. Samantala, dinala si Fernanda sa isang liblib na lugar at pinaulit-ulit na ginahasa isa-isa habang ang iba ay naghihintay sa kanilang pagkakataon. Kinuha nila ang Swiss knife ni Vicente, ang relo, perang nagkakahalaga ng $300, ilang Indian money at iba pang mga gamit na mag-asawa. Nakatakas ang mag-asawa gamit ang kanilang motorsiklo at umabot sa isang kalsada na mga 2 kilometer ang layo. Ito'y bandang mga 11 PM. Nakakita sila ng isang police patrolling van at pinaalam sa kanila ang kanilang karanasan. Agad silang dinala ng mga police sa isang ospital kung saan kinumpirma sa medical na si Fernanda nga ay ginahasa. March 4, 2024, inaresto ng pulisya ang tatlong lalaki. Sinabi ng lokal na mga otoridad na nagbayad sila ng $12,000 o mahigit 660,000 pesos. Ito'y kabayaran para sa mga biktima. Sari-sari ang mga komento ng ibang Indian sa nangyaring ito dahil madalas hindi naman nabibigyan ng aksyon ng mga pulis ang mga krimen, pero sa puntong ito ay nagawa nila kagad ng paraan at nagbayad pa sila sa mga biktima. Sinabi ni Fernanda sa mga reporter na nais niyang makita ang mahigpit na kaparusahan para sa mga kriminal. Pinakita niya ang kanyang mga sugat sa kanyang muka at dinagdag pa, "Naglalakbay ako sa nakalipas na 6 na taon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngunit hindi ko pa na-encounter ang ganitong problema." Hindi nagtagal, naka-aresto pa ang mga pulis ng dagdag na 5 lalaki. Ang total na bilang na kanilang inaresto ay 8 na. Kita dito na sila'y nakakandado at magkakabit sa isang lubid sa harap ng mga nakaupo na pulis sa pambansang telebisyon. Sa kabila ng lahat ang nangyari ay sinabi ni Fernanda na magpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay matapos nilang manatili sa government accommodation ng 3 araw. Sabi niya, "Wala akong galit sa India o sa kanilang mga tao dahil sila ay napaka-supportive at mababait sa amin. Magiliw ang mga tao kahit saan kami pumunta." Ibinahagi niya ang pangyayari at nag-post ng isang video sa kanyang Instagram page. Ngunit ito ay inalis sa kalaunan. May ibang balita na nagsabi na pinaalis daw ito ng mga otoridad dahil nakakahiya at baka kung ano ang isipin ng ibang tao sa India. Ang nangyayaring ito ay nagdulot ng malawakang pagsuway sa India kung saan sinasabi ng mga taga-komento na ang mga insidenteng gaya nito ay makakasira sa imahe ng bansa bilang lugar para sa mga dayuhang turista. Sa unang ulat ng pulisya, 7 ang umatake, ngunit noong March 5, 2024 ay sinabi nilang 8 lalaki talaga ang sangkot. Si P.S. Kerwar, hepe ng pulisya sa Dumka District, ay nagsabi na
ang mga akusado ay mga walang trabahong lokal na nasa edad 18 hanggang 30 years old. Inirekomenda niya na agad ipaalam sa lokal na istasyon ng pulisya habang sila'y bumibisita sa lugar upang mapanatili ang kanilang kaligtasan. Sa kalagitnaan ng 2022, halos 90 rape cases ang binalita sa India. Ito'y ayon sa datos mula sa National Crime Records Bureau. Ngunit marami pa sa mga krimen ang hindi iniulat dahil sa wala na silang tiwala sa imbestigasyon ng pulisya. Ang makulong ang nagkasala ay bihirang mangyari at maraming kaso ang nahihimlay na lang sa sistema ng katarungan sa India ng ilang taon. Sa katunayan, ilang araw lamang pagkatapos ng pag-atake kay Fernanda ay muling nagkaroon ng kahindik-hindik na pangyayari. Ito'y sa Jharkhand. Ayon sa pulisya, isang 21 years old na performer ang ginahasa ng isang grupo sa Palamu District. Ayon sa balita ng performer, iniulat na ginahasa siya, pinagsamantalahan siya ng tatlong kasamahan sa loob ng isang sasakyan matapos siyang bigyan ng nakakalasing na inumin. Lahat ng tatlong ito ay taga Palamu. Dinagdag sa ulat na nawalan ng malay ang babae at tumakas sa mga akusado. Ang biktima ay dinala sa ospital at dalawa sa mga akusado ay naaresto na. Ang performer ay orihinal na nagpunta sa Chhattisgarh para sa isang program. Dahil sa ilang dahilan, hindi natuloy ang program kaya umalis siya at pumunta sa ibang lugar kasama ang mga lalaki. Isa sa mga nakabimbin na kaso ay noong July 7, 2020, isang 22 years old na babae mula sa Araria, India, isang rural na distrito sa Hilagang Bihar. Siya ay nag-file ng reklamo sa pulisya na may apat na lalaki ang nagsamantala at sumalakay sa kanya. Dumaan ang tatlong linggo, ngunit wala pa rin mga nahuhuli o naaresto na apat na lalaki. Ang biktima at ang dalawang taga-suporta mula sa JJSS o Jan Jagran Shakti Sanghatan, ito'y samahan ng mga mahihirap na manggagawa na nagtatrabaho para makipaglaban sa kabuhayan at isyu ng katarungan. Sila'y sumama sa biktima sa isang korte para magbigay ng kanyang pahayag, ngunit inakusahan ng dalawang lalaki dahil sa pag-atake o paggamit ng puwersa laban sa isang public servant na kung saan wala itong piyansa. Inaresto ang mga kasamahan ng biktima pagkatapos nilang questionin ang isang hukom nang tanungin nila ng malinaw na paliwanag tungkol sa isang pahayag na pinirmahan ng biktima. Sila'y nagtataka dahil hindi ito marunong magbasa kaya paano nagkaroon ng pirma ang kanyang kwento tungkol sa panggagahasa. Ang biktima ay inilagay sa loob ng kulungan ng 8 araw. Ito'y sa Samastipur, 240 km mula sa kanyang tahanan. Di nagtagal, binigyan siya ng ibang korte ng bail noong July 17, 2020. Gayunpaman, tinanggihan ng korte ang bail para sa mga taga-suporta ng biktima na may pangalang Kalyani at Tanmay. Dahil sa pagtangging ito at ang bahagi ng Patna High Court ay pansamantalang sarado hanggang noong August 6, 2020 dahil sa pandemya, hindi malinaw kung gaano katagal na natili sa bilangguan si Kalyani at Tanmay. Sa kabilang banda, ang apat na lalaki na nambaboy sa biktima ay hindi pa rin nakukulong. Para kay Fernanda naman, ayon sa Brazilian Embassy sa India, sinabi nito na si Fernanda at Vicente ay biktima ng isang seryosong krimen at nakipag-ugnayan si Fernanda sa lokal na otoridad at sa embahada ng Espanya sapagkat ang mag-asawa ay gumagamit ng pasaporte ng Spain. Sinabi ng embahada ng Espanya na inaalok nito ang lahat ng tulong na maaring ibigay, kabilang na ang pagkonsulta sa psychologist. Ngunit tinanggihan ito ng mga biktima dahil sila ay naaalagaan na ng mga serbisyong pang-emergency ng India. Sabi ng embahada ng Brazil na magpapatuloy sila sa pagtingin ng lahat ng mga kaganapan. March 10, 2024, nag-post si Fernanda sa kanyang Instagram isang paalala at update sa kalagayan niya. Ang sabi, nakarating na kami sa Nepal, tapos na lahat ang mga papeles namin at ngayon ay oras na para sa isang bagong bansa. Gusto ko na ang nangyari sa India ay manatili doon. Hindi ko ito dadalhin at susubukan kong kalimutan. Patuloy ang buhay at walang kailangang ireklamo. May masamang nangyayari, ngunit ang mahalaga ay kung paano mo haharapin ito. Sa mga kababaihan, kung may katulad ganito na nangyari sa iyo, wala kayong dapat ikahiya. Kailangan kayong maging matatag at itaas ang inyong ulo. Ang mga kriminal ang may sala at pagbabayaran nila ito. Kapag binigyan kayo ng buhay ng pangalawang pagkakataon, kailangan nyo itong yakapin at gawing masaya.
As of recording, ito na ang huling ulat sa kaso ni Fernanda. Kapag may nakita kaming bagong report tungkol dito ay agad naming ilalagay sa comment section. Ang pagkuha ng katarungan para sa mga biktima ng panggagahasa ay kadalasang mahirap, hindi lamang sa India, kundi maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngunit, kahit sa kabila ng hamong ito, nakakataba ng puso isipin na may mga taong nagtatanggol sa'yo. Kahit hindi mo sila kamag-anak, kahit hindi kayo magkakilala, sila'y puno ng malasakit, pagmamahal, at kayang-kaya kang ipaglaban hanggang sa huli. Anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? May alam ka rin ba ng kaso na katulad nito? I-comment mo na yan. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!